Kasabay ng World Rabies Day, ipinarada sa Dagupan at Batangas City ang mga asong naka-costume. Samlang, Cotabato naman, mga bibe ang tila naghari sa kalsada. Makibalita tayo kay Roland Umangay ng GMA Dagupan. Napatigil sa gitna ng kalye ng Mlang North Cotabato ang ilang sasakyan dahil ito sa pagtawid ng halos 100 bibe. Inabot na 3 minuto bago tuloy ang nakatawid ang mga bibe. Ayon sa may-ari, pinakawalan niya ang mga bibe papunta sa bukid para kainin ng mga ito ang mga kulisap at kuhol. Sa ganong paraan, malilinis daw ang bukid. Sa di kalayuan, agaw pansin naman ang isang kalabaw at anak nito na kulay puti. Ayon sa nag-aalaga, namana ng batang kalabaw ang pagka-albino ng ama nito. Karaniwan na raw ito sa lugar dahil may mahigit 10 puting kalabaw naroon. Sa pagdiriwang naman ng World Rabies Day sa Dagupan, Pangasinan, ipinagmalaki ng mga pet owner ang kanilang mga aso. Ang mga aso nakakawala ng stress. Kunwari may mga problema ka, dumarating sa buhay. Kasama mo din sila sa pamamasyal para mayroon kang kasama kung wala kang girlfriend, ganun. Dinamitan ng mga aso bago dinala sa Kapitolyo para bendisyonan at pabakunahan. Agaw pansin ang asong ito na pang-prinsesa ang suot. Ito namang isa, Paskong Pasko ang forma. We come up with this activity to create awareness on the impact of rabies on humans and animals. Ipinarada rin ang mga aso sa Batangas City bilang bahagi ng aktibidad para sa World Rabies Day. Roland Umangay, Nagbabalita, Pilipinas.